Ano bang relasyon ng daddy sa pamilya ni Manggari? Relasyon? Anong relasyon ang ibig mo sabihin? Hindi kasi, Mami. Nakakaduda na eh. Kagaya nito na baltaan ko. Ibinili daw niya ng bahay at lupa yung pamilya ni Manggari. Binigyan pa ng negosyo. Bakit, Mami? Sino ba sinusustentuhan niya doon? O baka naman, anak ng daddy si Mara kay Aling Susan. Saan mo ba pinagpupulot yung mga tinatanong mo na yan? Bakit, Mami? Hindi ba totoo na binili niya ng bagong bahay at lupa yung pamilyang yun? May kasama pang negosyo. Oo, Iha. Totoo lahat yun. Pero hindi naman sapat na dahilan yan para pag-isipan mo ng ibang daddy mo. At saan mo nakuha yung baka may relasyon ng daddy mo kay Mara, baka anak? Saan mo nakuha yun? Diba paano naman ako hindi magsuspecha, Mami? Eh, hanggang ng loob niya sa babaeng yun. Anak naman, eh kahit ako nga eh, magaan naman ang loob ko din kay Mara dahil mabait naman siya eh. Diyan na nga ako naiinis eh! Wala na kayo sinabi sa akin, kundi mabait si Mara! Sa akin kaya, Mami, galing nyo kaya sasabing mabait din ako? Siguro pagdaglayasin ako katulad ng ginawa ng Marang yun, ganun ba? Iha, huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Tignan mo, kakaselos mo. Kung ano-ano na pumapasok sa isip mo. Para kasing mas mahal niyo pa yung ibang tao kaysa sa akin eh. Iha, kagaya nga ng paulit-ulit na sinasabi namin sa'yo ng daddy mo, nag-iisa ka lang na mahal namin. Huwag ka magsiselos. Huwag ka mag-iisip ng kahit na ano. Ricardo, wala ba siyang nakakwento sa'yo? Yung kwento ba yun? Nakita mo naman kanina kasama natin. Kung hindi mo kakausapin, hindi magsasalita. Ano, okay ba kayo dyan? O-order nga pala ako muna ng acetylene. Kung meron kayong kakailangan at wala ako, magsabi na kay Waldo. Yung jeep, kailan ba di-deliver? Malalaman natin mamaya. Pero kung matatapos nyo agad, mas magaling. Para makapagsimula tayo ng bago. Ha? Alam mo, Charlie, parang nakita na tayo. Nga? Baka nakita na kayo sa ibang talyer. Hindi mo lang natatandaan. Makakalimutin ka yata eh. Mari nga. O sige, lalakad na ako. Diyan na kayo ha. Kailangan ko magkaila sa kanila. Paano ko makilala kanila? Mahala na siya. Importante, hindi mo na nila ako makilala. Kailangan may malaman muna ako bago nila ako makilala. Gulay sa sinigang.
lang eh. Hinulog ko na yung karne para lumambot ka agad. Mare, tigilan mo muna ang pag-iisip. Baka masiraan ka ng bait sa ginagawa mo eh. Hindi naman yan makakatulong sa problema natin eh. Sasakit lang ang ulo mo. Sinita na naman ako ni Gary kanina, Ladring. At tsaka talagang masama ang banta niya pag hindi niya nakita si Mara. Mare, kung talagang malalagay ka lang sa gipit eh, eh bakit kailangan magkaila ka pa? Aminin mo na. Aminin mo na ang totoo sa asawa mo. Baka sakaling makita ni Kando si Mara Lagring o kaya si CG, hindi na kailangan malaman ni Gary na umalis si Mara. O sana makita nila ang anak ko. Malakas din ang kutob ko, Mari. Sa bagay, mabuti na rin yung walang alam si Gary. Umiwas na lang tayo sa gulo. O ano? Sinabi mo ba sa mama mo? Oo, Uncle. Lahat ng sinabi mo, sinabi ko. Baka naman sinabi mo na ako nagbalita sa'yo. Uncle, naman ipapahamak ba kita? O ano? Inamin ba ng mama mo na ibinili nga ng daddy mo ng bahay at lupa ang pamilya ni Gary? Sabi niya, tulong lang daw nila yung kay Mang Gary. Tulong? Tulong ba ang masasabi mo doon? Binilhan ng bahay at lupa? Tapos, binigyan pa ng negosyo na sila ang nagpuhunan? Milyon-milyon yan, Clara. Tulong pa ba naman yun? Uncle, hindi naman ako basta naniwala eh. Kaya lang, ayoko lang sumama ang loob ng mom dahil alam mo naman, may sakit siya sa puso. Basta ako, may masamang hinala. Anong hinala mo? Kung bakit ganun kabait ang daddy sa kanila. Bakit nga kaya? Palagay ko, may relasyon ang daddy ko kay Aling Susan. At pwede rin anak niya si Mara. Anak ni amante si Mara kay Susan? Yun ang hinala ni Clara. Posible, di ba? Hindi ko ba naisip yun? Ang ibig mo sabihin, boss, yun ang dahilan kung bakit ganun lang ang pagtulong ni amante kina Gary? Hindi kasi, dating mahilig sa babae yan si amante. Posibleng habang nakakulong si Gary, nagkaroon ng relasyon nito si Amante at saka si Susan. O di kaya, baka noon pa sila nagkaroon ng relasyon. Teka. Maaaring anak ni Amante kay Susan si Mara. Gary, nakabit mo na to. Oo, sige, dali mo na to. Hello? Oo. Dito nga. Si Gary? Sandali lang. Boss, para sa'yo. Hello? Oh, ito nga. Kahit na pampasero, gumagawa kami. Hindi, kung ano yung presyo ni Mr. Del Valle sa inyo, ganun din sa amin. Ilan ho ba? Ilan ba pagagawa niyo? Sige, hindi hintay ko na lang ko kayo. Sige ha.
Ah, sige ah. Maraming salamat ah. Pag siniswerte nga naman eh. Grabe. Anong katapat ng swerte? Malaking kwarta! Bakit hindi mo mailusot? Bimbo, marami tayong connection dyan. Kung kailangan mo maglabas ng pera, ilabas mo, ha? Gamitin mo yung pera natin dyan. Ay nako, may mga bayar na ako para sa mga epektos na yan, pwede ba? Kailangan ko na yan. Ha? Oh, tawagan mo ko. Kailangan ko agad malaman kung anong resulta. Oh, tawagan na lang kita. Okay. Oh. Andiyan. Iha. Negro, umabos ka muna. Senorita, sorry. Bakit? May problema ba? Hindi talaga ako matahimik eh. Gusto ko malaman totoo tungkol kay Daddy. Iya, naiintindihan ko nasa sa loob mo. Pero hindi basta-basta amin ang sino man sa kanila, lalo ng Daddy mo, kung totoo man o hindi ang sinasabi mo. Baka pagalitan ka pa nila, di ba? Uy, paano? Paano ko malalaman kung liban kay Mami may iba pang dahilan ng relasyon ng Daddy sa ibang babae? Lihim tayong makiramdam at magsiyasat. Huwag tayong magpapahalata na nag-imbestiga tayo. Pero masisiguro ko sa'yo, malalaman din natin ang totoo. Mare, andiyan na si CG? CG, ano nangyari? Nakita mo si Mara? Diyos ko, Mare, malabo na talaga yata nating matagpuan yung batang yan. Diyos ko, lahat ng kamag-anakan mo, napuntahan ko na. Walang makapagsabi kung nasaan. At hindi pa pumapasok sa eskwela. Kaya mga ka-eskwela, hindi rin maituro kung sa doon pwedeng pumunta si Mara. Naku, eh saan naman nagpunta yung batang yun? Wala na nga siguro tayong magagawa pa para mapagtakpan tong ginawa ni Mara. Pagtatapat ko na kay Gary ang totoo. Oh, akala ko ba'y gagawa ka ng leksyon sa eskwela? Wala akong sumod gumawa ng assignment. Bakit? Porto ba't uuwi na si Mara? Nalulungkot ka na. Hindi siya maaaring tumira dito. May mga magulang pa siya. Nakakalungkot nga eh. Ang sisiya pa naman natin dito nung nandito si Mara. Ang isipin mo kung paano ko makagawa ng palusot kay Clara. Anong palusot? Nakalimutan mo na ba? Sinabi mong kamag-anak mo si Mara. Pag naalala niya yun, tsak, tatarayan ka na naman nun. Oo nga, no? Nagsinungaling nga pala ako sa kanya. Naku, Eris! Lagot ako kay Clara! Charlie, tsaka si Tisoy, nasaan? Lumabas, boss. Break time pa sila eh. Kumain sila. Si Cardo, wala pa ba? Hindi pa nga bumabalik eh. Ano ba nilalakad niya? Nagahanap pa siguro ng mga iba natin tawain yun. Iba ang hinala ko eh. Kaya lagi siyang umaalis. Ikaw, yung hinala mo eh. Kaya yung tao nag-iinit sa'yo eh. Totoo lagi mo pinagtitripan eh. Totoo naman lahat ng sinasabi ko sa'yo eh. Lagi ko atang nakikita sila na nagbubulungan sila ng CD at lagring. Tsaka pati na rin si Susan. Talagang masama talaga ang kutin ng loob ko. Talagang naglaya si Mara. Tignan mo, anong oras na ngayon? Dapat hindi ko na si Mara labasan ng mga eskwela. Narin ba si Mara? Tawagin mo si Susan. Sabihin mo sa kanya. Dalhin niya si Mara. Okay.
tinatawag mo rin ako? Pag-untok mo na naman pala yung mga nino mo. Alis na lang kami kung hindi ko na kailangan dito. Huwag kayong umalis. Diyan lang kayo. Babalik si buwis ka na naman. Buti ngayon nandito kayo eh. Para hindi niyo ako masisisi pag may nasaktan. Diba oras ng uwian na ni Mara? Nasaan siya? Susan, tayo ba nilayasan na ng anak mo? Ha? Sagot! Thank you.